Hindi ko talaga nire-recommenda na gumamit kayo ng ganitong klaseng accounting title. Entertainment, out yan. Amusement, out yan. Recreation, out yan. Yang tatlong accounting titles na yan ay hindi importante sa negosyo nyo at mayroon hong mas mahalagang accounting title. Pero, kailangan ko i-discuss sa inyo to kasi nasa rules and regulation ng BIR at kasama ho ito sa ating paano i-bookkeep ang entertainment expense, amusement expense, at saka yung isa, recreation expense. So, pupuntahan ho natin yung batas na nagsasabi na pwede naman, allowed naman. At ang problema ho, under Section 4, napakadami ho ng requirements. Ayan. Number 1, dapat na incur ninyo, na paid. Na-discuss ko na ho yan, accounting method ho yan. Paid, na bayaran. Incurred, hindi pa bayad, pero nagamit na. Yun yung ibig sabihin. It must be, puro ginagamit ito, must ha, connected daw sa development, management, and operation ng business nyo. Number, letter C, not contrary sa law. Baka nandiyan dyan kayo sa mga kumukuti-kutita. Moral, good customs, public policy, public order. Pinagbabawal ho yan. I-discuss ko sa inyo isa-isa ho yan. Letter D, ayan. Hindi ho bribe, kickback, or similar payment. Pinagbabawal ho yan. Letter E, eto maganda. Substantiated with adequate proof. Tandaan nyo yan, official receipt, number 1. Number 2, invoice. Number 3, bills. And number 4, statement of account. At ang kailangan, name sa taxpayer. And letter F, may withholding tax. So, tandaan lang ho niyo yung anim na yan. Magiging allowable deduction naman siya. Kaya lang ho, may ceiling. Ayan ho, 0.5% at saka 1%. Again, hindi ko nire-recommend sa inyo. So, paano ba dapat ito i-bookkeep? So, pag i-bookkeep po ito, kailangan po ninyo ng guidance. At ang guidance ay makukuha po natin yan sa RAMO 1-2020. Okay, pag-aralan po natin yung RAMO 1-2020, tatalo na po tayo sa letter J. Entertainment facility. Maliwanag kung binabanggit dito, kailangan ho yung entertainment, amusement, and recreation ay sa guest or sa employee. Yung employee, hindi nyo ini-entertain yung employee. Subject yan sa fringe benefit tax pag in-entertain nyo yung employee or subject yan sa withholding tax. So, mukhang out of jurisdiction to. So, ang entertainment is laging sa guest. So, sino ba yung guest ninyo? Number 1, hindi nyo yan empleyado. So, kung hindi nyo empleyado yan, guest na kagad yan. Okay. So, ang sabi dito, pwede naman yung rent expense, pwede naman yung depreciation. Yun ho yung pinadetermine. Okay? At yan ay part ng trade, business, and profession ng taxpayer. Ang representation expense naman daw, hindi dapat fixed. Ano ba yung fixed? Araw-araw, buwan-buwan, nakakatanggap ng 5,000 pesos, hindi nyo pwede yung ilagay sa representation and entertainment. Okay? So, kailangan yung ilagay ninyo yung specific na amount. Siyempre, variable. Yung gusto makita ng BIR, variable eh. Hindi yung fixed. 5,000 naman, hindi pwede yon. Variable. 1,000 this day, 2,000 last day. Ganon, mga ganon. Variable, iba-iba amount, ibig sabihin nun. And number, letter L, ang hinihingi nila para maging deductible daw yan, itong information na to ay necessary
Okay, anong ibig sabihin ng necessary? Importante. Importante. Kanino? Sa BIR. Meron sila kasing tinatawag na right to information. So, kailangan mo silang i-inform. So, ano yung mga information na kailangan mong ibigay? Amount of expense, date and place of the expense, purpose ng expense. Ibig sabihin, gagawa ka ng proper documentation nito. Ah. So, gumawa ka na ng parang letter o parang template para dito. Professional and business relationship of expense. San mo ginamit? Bakit kailangan ng expense na yan? Ayun. And number 5 is name of person or company entertained with contact details. Oh, ilalagay niyo yan. Oh. Si supplier A, ang kanyang general manager, ito yung contact number, ito yung address. Ganon. Ano nangyari? Nag-inuman kami. Ayun. Isusulat niyo yon. Part yan ng substantiation. So, pag nagawa nyo yan, eh pwede nyo nang i-record as representation. Anong pangalan nila? Yan. Okay, tutulungan ko kayong mag-record. Ang usual na pagre-record dito, yan yung naturo ko. Paano eh, bookkeep? Ang expenses ho kasi, maraming klase. Sinabi na nga dito eh. Okay, pwedeng depreciation yan. Pwedeng rental, depreciation, pwedeng rental. Okay, siyempre kumain kayo, restaurant. Ano yung restaurant? Diba? Services yan. So, isa-isahin ninyo kung anong expense yun. Ano? Okay, minsan napunta kayo, nagpamasahe kayo, meron kayong fare na binayaran, nag-taxi, o nagbayad kayo ng gasolina. Okay? So, halimbawa, example, gas. Oh, mag-gasolina tayo. Why? Pupunta tayo. Entertainin natin si supplier A. Yung mga tauhan niya. So, mag-gagasot tayo. So, bago tayo mag-gas, wala tayong sasakyan. Umarkila muna tayo. Okay. Nagbayad ka muna ng arkila. Okay. Anong record nun? Rent expense muna. Debit, rent expense, credit cash. Susulat natin. Yan yung ating sample. Debit, rent expense. Ang ginagamit ko dito mga bossing ko is financial accounting. Okay? Financial accounting. Pero pagdating sa tax accounting yan, sir, hindi ganyan ang entry ha. May tatlong layers. VAT, expanded, at saka income tax. So, rent expense, yun muna. Cash. Okay? May withholding tax? Yes. Withholding tax withheld. O, yan ang entrada mo. Ngayon, ire-reclass mo ngayon yung rent expense. Debit. Representation and entertainment. Credit. Rent expense. Ganun po, sir. Ganun ang pagre-record. O, gas naman. O, debit, fuel, and oil. May withholding tax? Yes. Cash, expanded withholding tax, withheld. O, ngayon, re-reclass mo na ngayon. Debit, representation, and entertainment, credit, fuel, and oil. Huwag ho ninyong idiretso. Yun yung mali ng iba. Dinediretso yung entry sa representation expense. Hindi po. Laging mayroong original entry bago maging final entry. Okay? So, yan ho yung isang pag-aaral ho natin pagdating ho sa tax bookkeeping for BIR compliance. So, with that, masayang hanap buhay, masayang buhay. Peace and happiness be with you for life. See you in my next video.